Episode 2 na ng Celebrity BTS Visits Ka Tunying. Alamin natin ngayon ang mga sikreto ni Ka Tunying bakit successful businessman siya. Napakarami nating challenges dito. Ang unang-unang hamon pala pagka nasa restaurant business ka ay yung mga tao mismo. Sabi nga nila kahit gaano kasarap ang pagkain mo, kapag ka ang serbisyo mo ay hindi maganda, hindi nila mapapansin yung sarap ng pagkain kundi yung pangit ng serbisyo. So, napakahirap kumuha ng mga tao na talagang maaasahan mo sa quality service. Para ba silang endangered species? Kapag ka nakakuha ka naman ng sa dalawang magaling, nung nag-uumpisa naman kami, very slow lang ang negosyo. Kumbaga, walang pasensya yung ibang nakukuha namin. So, lumilipat din ang ibang kumpanya. So, ang gagawin mo ngayon, mamimirata ka ng magagaling para na malaki, mas malaki ng konti yung sweldo. So, that's number one. Number two, technical knowledge din dito sa negosyo na to. Ako, personally, akala ko, pagka malaki ang benta, malaki ang kita. Hindi ko na mamalayan, ang laki ng benta ko, pero ang liit ng kita. Ang mahal pala ng mga supplies ko. Akala ko ay pare-pareho lang yung presyo ng supplies. Diba, yung raw materials ng harina, ng manok, at kung ano-ano pa. So, hindi kami magaling sa sourcing ng mas murang raw materials. So, pagka natapos na yung kwentahan, ang laki nga ng benta ko, ang laki din ang gastos ko. Malaking challenge para sa akin yun. Siguro, number three, yung market mismo. Kasi, ang dami-dami namang may restaurant ngayon eh. Kumbaga, what will make us different from existing restaurants na nag-o-offer ng Pinoy dishes? So, medyo challenging sa akin yun. Kailangan bang tumambling-tambling ako sa harap ng restaurant para mapansin kami? At pang-apat, tingin ko, napaka-importante nito. Kailangan pag nasa restaurant ka, malaki ang parking mo. Talagang target market ko, may kaya. Yung may sasakyan. So, pag nakita nila, puno na parking mo, limang parking slots lang. Eh, halimbawa, isang lamesa lang yun. Anim na tao lang nasa isang lamesa. Anim na kotse yung nandun sa... Oh, so, paano papasok yung iba? So, kaya sabi ko, very challenging yung parking na yan. Eh, nung nag-umpisa pa yung mga clearing operations, mga mabuhay lanes, so, kawawa talaga ang businessman na walang sariling parking slot. Mabilis ko siyang na-realize eh. Mga after 6 months, nakita ko na kaagad yung lahat ng problema na yon. So, nag-adjust na kami accordingly, ano? Malimbawa, sa Visayas Avenue, yung first branch natin, kulang na lang magmakaawa ako dun sa isang, yung Wilcon, diretsuhin ko na yung Wilcon, yung may-ari nun. Sabi ko, bigyan mo naman ako ng 5 parking slots dyan. O, binigyan ako, ang bait ng may-ari ng Wilcon. Sabi niya, kung meron kang customer dyan na hindi mo ma-accommodate dyan, dali mo lang dito sa akin, which is about 200-300 meters from our store, ano? So, nakapag-adjust naman ako agad. Nakapaghanap na ako ng maraming suppliers. Tapos yung mga tao ko talagang binigyan namin ng magagandang incentive. Tapos yung pagkukwenta ng kita versus gastos, natuto na kami sa cost reduction o yung cost control na tinatawag. Actually, nabigla ako sa tanong mo na yan. Ha? Hindi ko siya iniisip ngayon na kukuha ako ng ibang tao para mag-endorse ng Ka Tunying. Sa ngayon siguro, wala pa sa isip namin yan. Pagtsatsagaan ko muna yung sarili kong pangalan. Pero alam mo, ang downside nitong ako mismo ang nakapangalan sa negosyo. Halimbawa lang, alam mo, hindi naman naiiwasan. May isang tao na kumain dito, tapos natagalan sa service. Ang mini-message ako eh. Ang diretso, dahil meron ako public naman yung aking Facebook page. O, mini-message ako. Pagka halimbawa, merong nabiling ensimada na may nakita lang sa itim, wala namang, hindi naman buhok o hindi naman langaw, pero gagawin na niya ng issue yun. Ako din ang minemessage. Minsan, pagka kinausap ko naman, nawawala na yung inis nila. Sabi ko, gusto na siguro ako makausap. Which is good kasi din, parang diba, direkta nga, at least nakikita mo yung feedback ng tao. Mm-hmm. Hindi yung alam mong sinisiraan lang. Oo, totoo. At pag nakausap mo nga, ayan na, lumalang. Na, ako ka naman. Nagadaan naman sa charisma. Ito ang number one. Kailangan pag pinasok mo yung negosyo, willing kang magbayad ng tinatawag na tuition o matrikula. Ang ibig sabihin ng tuition o matrikula, yung mga failures mo sa umpisa. Diba, nagkamali ka ng kuha ng tao, nagkamali ka ng pwesto, mga kanyan, mga talo yun eh. Kumbaga, gagastos ka talaga doon. From those mistakes,
or failures, matututo ka. So yun yung matrikula na tinatawag. That's number one. Number two, tingin ko napaka-importante na yung papasukin mong negosyo, gusto mo talaga. Hindi yung nagaya ka lang sa, magandang negosyo. Oo, hindi. Kailangan gusto mo talaga yung negosyo. Kung maaari lang, ay full-time ka sa negosyo na to. Kasi pag pinagkatiwala mo sa isang tao na akala mo ay maaasahan mo, tapos nabigo ka, tasama lang loob mo. May stress ka, baka atakihin ka pa sa puso. So kailangan, bigyan mo siya ng oras para mabantayan mo at malaman mo kung ano problema at ano solusyon sa problema. So, after 10 years, saan mo nakikitang maaabot ang Ka Tunying? Mga ilang branches na kaya? Siguro, kung matutupad yung aming pangarap na at least ay 3 stores per year, pinakamaganda na siguro, mga 30 stores kami ng 10 years. Very modest itong aking pangarap, pero yung 30 stores mula nung nag-umpisa hanggang sa 10 taon nito, palagay ko kaya naman namin. At gusto namin mapalaganap sa buong bansa, sa tatlong malalaking rehiyon ng bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Minsan naaakit akong pagbigyan yung ilang mga pumupunta sa akin ng mga Gusto mag-franchise. At nung ibang gusto mag-franchise nito, galing pa sa Amerika. Gusto nilang magkaroon ng isang Ka Tunying man lang sa lugar kung saan maraming Pilipino. Consider ko yun, pero hindi pa siguro hanggat hindi ako handa. Gusto ko munang ihanda lahat ng system niya, from commissary and everything, tapos pati yung lahat ng mga legal documentation, at syempre yung mga tao na pwede nating itap para doon. Yung franchise, nabanggit mo yung franchise, actually, we were supposed to start the franchising na about 2 years ago. Kasi ang dami nag-a-apply. Mabuti na rin at hindi natuloy kasi hindi ko naman naitayo yung commissary that I was planning to put up. Ano? Hanggang ngayon, hindi pa siya natatayo. Yung commissary lang namin, yung bread commissary sa Visayas, sa Casa Nueva Ecija. Pero ang commissary na tinutukoy ko, yung para sa kitchen. Hanggat hindi siguro na naitatayo pa yun, hindi muna ako mangangahas mag-franchise kasi nakita ko naman yung experience ng iba. Nagmadali, tapos hindi pa pala ready. Isa-isang nagsasara yung mga stores nila. So slowly but surely. Yeah. Natapos na naman ang second episode ng Celebrity BTS. Samahan niyo uli kami dito sa Celebrity BTS sa Bulgar Online, Bulgar TV sa YouTube channel at sa Bulgar Facebook page.